Like ito ha, tingnan mo to, si Atram Alpha Opportunity Fund, out of 13 actively managed, pang 12 siya. Minus 7.5% siya. Pero pag upang market, nangunguna din siya sa taas. Hello mga ka-Arky! Kamusta kayo? Kamusta Renzi? Okay naman. Ito, may bagong pinagkakaabalahan. Meron kaming bagong miyembro ng pamilya at ni bata. Dog siya, dog. Nako. According to studies, talagang nakakatulong ang pet sa well-being ng mga pet parents. Oo. So, magandang addition. Pero kasi additional responsibility yan. Diba? Tsaka additional cost. Yun na nga. Pero para ano, kasi Jack Russell Terrier eh. So, para din may libangan yung mga bata. Para hindi lang Netflix ng Netflix, saka iPad ng iPad. Yun lang din. Cute kasi siya. Yan din ang lahi na gusto ko eh, Jack Russell Terrier. Kasi fan ako ng Frasier na sitcom. Hindi ko alam kung alam pa ng mga ka-arky natin. Alam ko yun, no? Frasier. Jack Russell Terrier yung aso nila dun sa apartment. Sa condo apartment nila. Yes. Good. O dahil siguro magandang topic 'yan, no, mga cost of owning a pet. Of owning a pet, no. Yes. Sige nga. Maano nga natin 'yan. And dahil napag-uusapan natin ng pets and well-being at nagpapasaya sa atin, tingnan natin, no, anong mga performance ng mga funds ang masasaya. Para pinili tong collection na. But yes, for today ang pag-usapan natin ay yung fund performance for the first quarter, no? So, ano lang to, Renzi? Ayan. Kamusta ng TikTok account mo, Renzi? Ayun. Nag-populate lang. So, from January to March ba ito, Renzi? Itong mga babanggitin mo? Ito yung ating year-to-date performance. From January to March. Yeah, but in general, Renzi, ano bang nangyari sa market from January to March? Well, from January to March, andun pa rin yung overhang ng COVID. Maalala natin, di ba, nag-Omicron from December to January. So, nag-higpit. Pero nag-loosen up naman. Pero as nag-loosen up yung Omicron variant ng COVID-19, pumasok naman ang bagong ang bagong problema, si Putin. with the Russia-Ukraine war pagdating ng Feb. So, talagang overweight talaga to sa market. And ayun nga, no? Kumbaga, parang paano na tayo eh. Medyo pa-recover na tayo eh. And of course, high inflation pa din. May Fed rate hike pa rin. Pero mas kinumpound ng Russia-Ukraine war itong nangyayari sa atin. Most especially dun sa, I think, inflation side. Mas nag-tick up yung inflation in terms of commodities and inflation in general. So mataas na inflation, tumaas pa Fed rate hike at parang mas naging hawkish pa sila sa pagtataas ng interest rate. So hindi na naging maganda on both ends. Yung campaign period, may epekto ba yun sa ekonomiya natin? Kasi January, February, March? Yes. Well, so far naman, wala naman. I think so far yung mga uncertainties na yan is hindi pa masyadong nag-figure out. And although sidelines pa rin ng mga investor, pero parang hindi siya masyadong na napapansin ng market, yung mga campaign and everything. Oo, pero I think tuwan-tuwa yung mga mayroong mga t-shirt printing business, tarpaulin printing business. Nako, yan. Mga mga campaign period businesses yung mga yan eh. So, sige, so punta na tayo sa mga fund performance. Yes. Ano bang unahin natin? Mutual funds. Okay. First quarter mutual fund performance. Yes. Unahin natin ang stock mutual funds, no, actively managed. Ito yung mga si fund manager ang dumidiskarte. Equity. Yes. Equity. At number three, it's Phil Equity Fund at 2.42%. Well, at least positive, di ba? Oo nga. Well, again, COVID and Putin, di ba? Number two, it's First Metro Savings Equity Fund at 2.69%. Okay. Positive pa rin. Number one is Phil Equity pa rin at 3.58%.
Oo, nako, congrats. Hindi manit. Parang ang tagal natin hindi naririnig si Phil Equity sa top 3, no? So, Oo. Congrats sa Magandang kanila. Performance niya. Ayan. Maganda-ganda yung performance for the first quarter. Okay, yes. Next category. Punta naman tayo sa passively managed, yung mga index tracker funds. Yeah, kasi okay. Passive ka eh. Number 3 is First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund at 1.89%. Mm-hmm. Ayan. Number 2, si Phil Equity PSE Index Fund at 2.15%. And number 1 is Phil Equity MSCI Philippine Index Fund at 3.2%. Yan. Oy, Phil Equity pa rin. Congratulations. May side note lang ako. Yung number 1 natin na Phil Equity MSCI Index Fund, iba yung may sarili siyang index. Oo. No? So, yung sa market na Philip, like, the usual index fund na nakikita natin sa market, parang ito yung index as we know it, no? In the stock market. Pero si MSCI, meron siyang sariling pag-construct ng index. So, medyo special mention siya na parang iba yung laman niya and way. Iba yung composition niyan. Oo. Yes, yes. But still, yun, mga passively managed naman sila. Yes. Yun. Punta right. naman tayo sa balanced fund. Yan, sa balance fund. Well, actually, ang number 3 is Solidaritas Fund at 1.25%. But since pang-pari lang to at hindi naman tayo pwede mag-invest dito, yung sumunod sa kanya, pang-co-op lang at hindi naman tayo co-op. So, kinuha ko yung number 5. Number 5 na yung lalabas number 3 na pwede nating pag-investan, it's Sun Life Prosperity Dynamic Fund at 0.57%. All right. Number 2, Malayo. Malayo ang number 2. Actually, yung number 1 and number 2, pareho ng return. And pareho. Oh. Yes, parehong 1.5%, no? Parehong 1.5%. Siguro, tay na lang sila, no? First Metro Save and Earn Balanced Fund. At First Metro din. First Metro Save and Earn Focus Dynamic Fund. Ah, okay. Yan. So, mas malaki pa rin yung kinita ng mga equity fund for the first quarter of 2022. Oo, mas malaki pa rin kasi bilang mas marami silang equities, no? Doon. And next, eto, pumunta na tayo sa bond funds. Number 3, Phil A Managed Income Fund at minus 0.13%. ALF M Peso Bond Fund at minus 13% din. Okay? And sabi natin tayo na lang sila. And nangunguna si Atram Corporate Bond Fund at 0.17%. Note ko lang, no, all the others negative. Si out of 11 bond funds na mutual funds, isa lang, which is Atram Corporate Bond Fund, ang positive. At manipis pa yung positive niya, 0.17%. Well, it's been a bad period for bond funds din talaga because yes, yung pagtaas ng mga interest rates, no? Tama? Yung interest rates. Tama yun. And on top of that, of course, mataas ang inflation. Diba? Yes. So, that's also mataas true. Ang inflation, negative yan para sa bond funds and fixed income investor. In fact, actually, since 2 years ago, hindi ako nagpapa-invest sa bond funds. Hindi talaga. Pero mataas yung returns ng bond noong 2020, di ba? Yeah, pero ewan ko. Money market muna ako. Money market, oo. Oo. Sige. Speaking which of, is, yun ba yung ating ano next category? Last category. Oo. Tatlo lang naman sila dito. Number 3, si ALFM Money Market Fund at 0.23%. First Metro Savener Money Market Fund, lamang lang ng 0.02%. It's at 0.25%. And number 1, si Sun Life Prosperity Peso Starter Fund at 0.37%. Alright. So, mukhang bumabawi yung equity funds, no? Kasi syempre, bugbog sila ng mga nakaraang mga taon dahil syempre, the uncertainty, the closure of the businesses. Like ito ha, tingnan mo to, si Atram Alpha Opportunity Fund, out of 13 actively managed, pang 12 siya. Minus 7.5% siya. Pero pag upang market, nangunguna din siya sa taas. Yes. I remember for 2021 si Atram Alpha Opportunity Fund ang number 1 natin
di ba? But again, sa mga ka-arcade, this is just for the first quarter, no? Yes. January, February, March of 2022. Ano ba usually ang ginagawa ng mga fund managers pag first quarter? Well, ano pa rin yan eh. Of course, they review their asset allocation. Tapos, titingnan nila for the next quarter kung anong outlook. So, medyo nagta-tactical yan. Oh, for this quarter, ito yung tactical natin. So, pwedeng plus and minus tayo from our overall model portfolio. So, nagre-reassess yan on a quarterly basis. Although, monthly naman, alam ko, masinop naman din yung mga fund managers. Pero, more of overview sa quarterly. Yan ang tinitingnan nila. Meron ka bang mga kilalang mga fund managers na medyo conservative or wait and see ngayon kasi titingnan ko sino yung mananalo sa national election? Or right now, medyo sidelines, wait and see. Pero parang for them, hindi na masyadong ano yung election. It's not a major... concern. Hindi siya major, major. Hindi siya major concern. So parang any which way kung sinong manalo, then parang lumalabas, tuloy ang buhay. Eh. Yun ang ano eh. Yun ang, so as long as maging malinis at matapat yung election results natin, I think the economy will continue to grow, hopefully, post-pandemic. No? But of course, we will have to see because the government is always a big part of the growth of the country, no, depende sa mga ilalabas nila mga policies eh, no. So yun.